Ito ang isa sa pinakahuling TikTok ni Brianna Gay bago siya pinatay sa isang parke. May magandang buhay sa hinaharap, mga kaibigan at pamilyang sumusuporta, at lubos na nagmamahal sa kanya kung sino siya. Pero bigla na lang dumating ang isang malagim na trahedya. Nang maeere at umabot sa kabilang dako ng mundo ang balita ng kanyang pagkamatay, nagsimulang mapaisip ang mga tao kung hindi ba ito konektado sa mahabang kasaysayan ng transphobia at hate crimes. Welcome o welcome po sa Tagalog Crime Scene Stories. Ngayon ay titingnan natin ang kaso ni Brianna Gay. Ang kasong ito ay naganap sa Cheshire, UK. Ang Cheshire ay nasa Northwestern County sa UK. At ito ay tahanan ng ilan sa mga pinakalumang establishment sa bansa. Ang bayan ng Cheshire ay itinayo ng mga Romano, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang isa sa mga mas maliit na bayan ng Cheshire ay ang Warrington. At 2023, dito nakatira si Brianna. Nakatira siya sa kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid. Siya ay isang 11th year student sa Birchwood Community High School. Inilarawan siya ng kanyang mga magulang bilang mapagmahal na anak, apo, at kapatid. Isang palakaibigan, maganda at palabiro, masayahin at maingay. Si Brianna ay malakas, walang takot, at kakaiba. Isa rin siyang trans girl at masaya sa kung ano siya. Tumutulong din siya sa mga nakababatang babaeng trans na ma-access ang ligtas at placement therapy. Palagi namang nakasuporta ang kanyang pamilya sa kanya. Pero nakakalungkot na hindi lahat ng tao sa paaralan ay tanggap si Brianna. Nagkomento si Damian Harry, ang ama ng isang 15 years old na batang babaeng matalik na kaibigan ni Brianna. Sinabi niya na nalulungkot si Brianna sa patuloy na pang-aabuso sa kanya at naisip nang tapusin ang lahat. Dahil sa pagiging trans, palagi siyang tinutukso at pinagkakaisahan sa paaralan. Ayon sa mga kaibigan ni Brianna, hindi talaga tinigilan ang pananakit kay Brianna sa paaralan. At mas lalong lumalala pa habang tumatagal. Alam naman ito ng kanyang mga guro, pero parang sila man ay wala ding pakialam. Gayunpaman, pagkatapos nito, hindi pa rin ito napigilan si Brianna na maging malaya. At ang paborito niyang outlet ay ang TikTok. At doon, mayroon siyang 30,000 followers. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kanya at nag-e-enjoy sa kanyang pagsasayaw o mga lip-sync na mga video. Marami sa mga online friends ni Brianna ay kapwa mga babaeng trans mula sa UK. At nadama nila ang lakas at tapang ni Brianna. Ipinaliwanag ni Chana, isa sa mga online friends ni Brianna, kung bakit napakahalaga ng social media para sa mga babaeng trans sa maliliit na bayan. Pareho silang mga trans girls mula sa maliliit na nayon. Kaya ang kanilang support network ay nakabatay sa internet at hindi naiintindihan ng mga tao kung gaano kalaki ang network na yon. Magkakakilala silang lahat at sinusuportahan din nila ang isa't isa. Dagdag pa niya na si Brianna ay isa sa mga pinaka-open na tao na nakilala niya. Tinutulungan ni Brianna ang iba pang nakababatang mga trans na legal na maka-access ng ligtas na mga hormone. Nirerekomendahan din sila ng mga mabubuting pribadong doktor at palaging masaya para sa kanila. Si Brianna, tulad ng marami sa kanyang mga kaibigang trans, ay nadama na mas ligtas ang online kaysa sa totoong buhay o sa paaralan. Kung saan siya nahaharap sa mga malulupit na panunokso at walang suporta mula sa mga guro. Noong unang bahagi ng February 2023, nagbahagi si Brianna ng TikTok video. Ayon sa video na ito, pinaalis siya sa paaralan. February 11 ng hapon, natagpuan ang kanyang walang buhay na katawan sa parke. Sabado, bandang 3 PM, February 11, may isang taong nagpapanik na tumawag sa mga emergency services ng Warrington. Ayon sa tumawag na ito, naglalakad sila sa parke nang may nakita silang batang babaeng bigla na lang bumagsak sa gitna ng daan.
naliligo ito ng dugo, at puno ng saksak ang katawan. Dumating naman kaagad, ang mga paramedic sa pinangyarihan. Pero, huli na ang lahat. Binawian na ng buhay si Brianna. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Mabilis lang kumalat ang anumang balita sa mga maliliit na bayan. Pero, ang konteksto ng pagpatay na ito ay ang siyang lalong nagpainit sa paksa. Agad ding binaha ang TikTok ni Brianna ng mga tributes at comments mula sa mga taong nagmamahal sa kanya at nakikiramay sa kanyang pamilya. Maraming tao din ang nagsalita tungkol sa motibo sa likod ng pagpatay kay Brianna. Bagamat walang nakumpirma, karamihan sa mga tao ay ipinagpalagay na ito ay isang hate crime. Naglabas ng komento ang pulisya tungkol dito. Sinabi ni Detective Chief Inspector Adam Waller na naiintindihan niya ang mga alalahanin na malamang nasanhi ng insidenteng ito. At alam niya na may mga chismis na kumakalat online. Gayunpaman, hinihimok niya ang mga tao na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sinabi niyang, patuloy nilang iniimbestigahan ang kaso para matukoy kung ano ang sanhi ng pagpatay sa biktima. Dinagdag pa niya na may sapat na katibayan ng pambubuli. At sinabi din ng mga kaibigan ni Brianna sa paaralan na ilang taon nang inaabuso si Brianna. At minsan ay binubugbog pa dahil lang sa pagiging trans. Sa loob ng ilang araw, nakagawa ng pag-aresto ang mga pulis ng Warrington. At nakakagulat na mga menor de edad din pala ang pumatay kay Brianna. Isang batang lalaki at isang batang babae, parehong 15 years old, ang inaresto at kinasuhan ng pagpatay sa kanya. Talagang nakakagulat na ang dalawang 15 years old ay papatay ng kapwa din nila teenager. Pero sa lumalabas, mayroong tumataas na problema sa paligid ng karahasan ng kabataan sa UK. Nakakalungkot na ang buhay ng tao ay walang malaking halaga para sa mga kabataang ito. Sa katunayan, baka makakuha pa sila ng respeto mula sa kanilang mga barkada sa pagtitil ng buhay. At hindi lang mga miyembro ng gang ng mga kabataan ang nai-inspire o natatakot sa mga gang. Ang mga ordinaryong mga kabataan ay nagdadala din ng mga kutsilyo. At minsan, ay mas nauuna pang umatake dahil sa takot na mapagtripan. Nakakalungkot na mas lalong tumataas ang mga ganitong uri ng krimen sa UK. Lalong-lalo na sa pag-target sa LGBT community. Sa bagong data, nagpapakitang ang mga pulis ay nakatanggap ng 26,824 reports ng mga hate crime batay sa oryentasyong sekswal noong 2021 hanggang 2022. Kumpara sa 10,003 noong 2016 hanggang 2017. Nakakagulat na nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon ang ganitong uri ng pagpatay gaya ng kay Brianna. Gayunpaman, eksaktong ang mga taong tulad ni Brianna ang matatapang na lumalaban sa prejudice at hinihikayat ang ibang tao na yakapin ang kanilang tunay na sarili at ipaglaban kung ano ang sa kanila. Ang mga transistor ni Brianna mula sa social media ay muling ikinwento ang kanyang istorya ng maraming beses para sa pag-alaala kung paano niya palaging pinaparamdam sa kanila na malakas sila at handang harapin ang mundo. Nakakalungkot na maging sila man ay nakatanggap din ng mga mapuot na komento. Pero mas maraming pagmamahal kaysa sa puot. At ang ibang mga tao na dumadaan sa mga katulad na sitwasyon ay nakakaramdam din ng lakas mula sa kanilang mga kwento. Ang pamilya at mga kaibigan ni Brianna ay umaasa na ang kanyang masaklap na kwento ay magpapalaki ng kamalayan. At himukin ang mga tao na maging mas patas at protektahan ang kanilang mga trans community. Pagkatapos, may mga kwento din tulad ni AJ na nagdiriwang ng kanyang pagtatapos mula sa kanyang degree sa pagtuturo. Nang may lumapit sa kanyang isang lalaki. Nang magalang niya itong tinanggihan, binugbog siya ng nasabing lalaki at ng tatlo pa nitong mga kaibigan hanggang sa hindi na siya makalakad. Pagkatapos niyang mag-post ng mga larawan ng kanyang sarili online, sa wakas ay nasangkot ang mga pulis. Kaya lang,
Ang kaso ay tumagal ng higit sa isang taon. At hindi lahat ng lalaking gumulpi sa kanya ay inaresto. Maraming mga hate crimes ay hindi nauuri bilang mga hate crimes. Pareho lang din sa kaso ni Brianna. Maaring nasa likod na nga ng mga rehas ang mga pumatay sa kanya. Pero, hindi naman talaga sila tunay na naparusahan. Bilang juveniles, maaring makakalaya na sila sa pagkakakulong, pagpatong nila ng 20s. At walang makakapagsabi kung gagawin ba nila ulit ang parehong krimen o hindi. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking munting channel, at paki-pindot na rin po ng notification bell para ma-update kayo sa susunod pang mga video tulad nito. As always, stay sane everyone!